Ika-31 Kabanata. I know all of you were surprised for my unannounced visit, my apologies for that. Pahagya pa akong yumukod, but since you are all here tonight might as well give me this opportunity to introduce myself. I smiled. Let me start by giving you a brief info about me, where I came from and who were my parents. I looked Mina, she is now looking me darkly like she wanted to kill me in this instant. I was born and raised in this island. I started. I am a typical island girl with so much ambition in life. My tatay is a fisherman and my nanay is a plain housewife, with a small sari-sari store to help my tatay earn a living. In short, anak, mahirap. Bahagya akong huminto dahil pakiramdam ko nanunuyo ang aking lalamunan. I understand that all of you were surprised of my presence. Some may be wondering, who the hell I am and where did I get my guts to claim that. I am the owner of this resort where in fact, I came from a poor family, right? Walang nagsalita pero lahat ng atensyon nila nasa akin. Taga dito ako sa isla dahil taga rito ang mga magulang ko. Pero maniniwala ba kayo kung sabihin kong, hindi aabot sa 5 ang bilang na nakapasok ako sa resort na ta? Mapakla akong tumawa. Yes, that's true, you wanna know the reason why. Pinuno ko muna ng hangin ang aking dibdib bago ako nagpatuloy. My late tatay was disowned by his family because he fell in love with a poor maid. I saw the disbelief in their faces. Oo, tinakwil siya ng papa niya, dahil pinili niya ang pagmamahal niya sa nanay kong mahirap. Wala naman sanang problema sa papa nila kaso, dahil sa kasakima ng kapatid niya, siniraan niya ang tatay ko. And that's the reason why we were not allowed to come here. Singa pa ng mga tao sa paligid. Carmina Valderrama Monteban, oh sorry, I want to correct it, it's only Mina Valderrama for her since she's an alb. That lady in the stage is my father's ambitious, manipulative and wicked half-sister. Lumakas ang bulong-bulungan sa paligid. She manipulated everything to ruin my father's image to their father. She did everything para walang makuhang mana ang tatay ko. Pero okay lang naman sana yun, we are not after for there, but despite all what she did, little did she know that half of this resort is named to my father. Not only that, yung bahay na tinutuluyan niya ay sa tatay ko din, pero mas pinili niyang ibigay kay Mina para lang matigil siya sa panggugulo sa pamilya namin. That's not true. You're a liar. Malakas na sigaw ni Mina. Oh really, Mina? Ganti ko sa kanya. Do you really think na hindi ko alam na kay tatay iniwan, ang bahay ni tinitirhan mo ngayon? Do you really believe na ganun ako katanga para maniwala sa'yo? Kung ang mga magulang ko nagawa mong kaya-kayahin noon pwes ibahin mo ako. Wala kang utang na loob. Utang na loob. Ulit ko, bakit ano bang nagawa mo para sa akin? Ikaw ba nagpaaral sa akin? Tinulungan mo ba kami nung humingi kami ng tulong para sa tatay ko, di ba hindi? Anong? Sabi mo, tutulong ka lang kung ibabalik namin si tatay sa'yo, di ba? Now tell me anong utang na loob, ang pinagsasabi mo. Baka nakalimutan mo na ikaw ang may kasalanan sa amin. Gusto mo isa-isahin ko ngayon dito. Nakita ko ang takot sa mukha ni Mina pero matapang parent itong tumingin sa akin. Kung isa-isahin ko lahat ng kasalanan mo baka abutin tayo ng ilang linggo dito. But don't worry Mina, I will deal with all that. Wala akong palalagpasin sa lahat ng kasalanan mo sa akin, sa mga magulang ko. I will not let you go away with it. Ang kapal ng mukha mong manggulo dito sa resort ko. Nabaling ang atensyon ko kay Tamara nang sumigaw ito. Oh really, Miss Ignacio, resort mo. I made a slow clap. Tomorrow's safe haven, right? Kumakbang ako palapit sa projector. Have you seen what's shown in there? Sabi ko sabay turo sa screen. O gusto mong ipaliwanag ko talaga? Ito ang resort ko. Pagmamay-ari ko ito. Pinili namin ito sa tatay mo, sigaw niya ulit. Halos mamaos na ang boses nito kakasigaw niya. We bought it. Your father signed the paper. You bought it. From my father. I asked, mocking him. How can my father sign when he's already dead? Umangon ba ang tatay ko sa hukay para pumirma sa sinasabi mong bentahan? Are you we making fun here, Miss Ignacio?
Do I have to start laughing now? Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lahat ng lakas ng loob ko ngayon para harapin ang lahat ng ito. Pero isa lang ang sinisiguro ko ngayon, nababawiin ko ang lahat ngayong gabi sa kanila. Nakuha ni Kat ang iyong dila, Miss. Naghihisterya siyang lumingon sa kanyang mga magulang na ngayon ay walang magawa sa entablado. Well, to prove my claim, here are some of the proofs. Tinuro ko ang screen ng projector. Biglang nag-play sa screen yung mga kopya ng file na pinadala ni Judge Gonzales. After nun may pinlading video ng judgment kung saan ini-award sa akin ang resort after bayaran ang pagkakasanya ni Mina ng resort sa bangko. I raised my hand to stop the video. Muli kong binalingan si Tamara, hindi na mitsura ang mukha nito ngayon dahil puno na ng luha. Fraud, falsification of documents, forgery, ano pa kayang pwede kong isampang kaso sa inyo, Miss Ignacio? Sinungaling ka akin ang resort na to, binili namin to kay Tita Mina. Oh well, that means na isahan kayo ni Mina, laughed in mockery. I thought you're smart, Tamara Ignacio, isang sugarol patapon ng buhay lang pala ang makakabilog ng ulo nyo. Sa bagay, hindi kita masisisi, Mina is a pro, professional swindler. She was quiet but I can see the pain in her eyes. Muling dam ako ang tingin niya kay William, pero nang tingnan ko ang lalaki wala akong mabasang emosyon sa mga mata niya. Will, she tried reaching him pero mabilis na niyakap ni William ang braso niya sa akin. Nakita ko ang pagguhit ng sakit sa mga mata ni Tamara. Pati ba naman ikaw, iiwan din ako. Akala ko ba mahalaga ako sa'yo? Akala ko ba magpapakasal ka pa sa akin? I never said that I will marry you, Tamara, mabilis na putol ni William sa kanya. You know from the start that I only love one woman in this lifetime and that is my Rania. I never promised you anything, alam mo naman na kaibigan lang ang tingin ko sa'yo, nothing more than that. Sunod-sunod na umiling ang babae sa kanya. Halos di na rin makita ang mukha nito dahil sa mga luhang nag-uunahan dito. Pero mahal kita, umiiyak niyang sabi. Mahal ko. Higit ka pa sa babaeng mahal mo, kaya kong ibigay you all my time. Sa akin hindi ka maghahabol, sayong sayo ang oras ko. Alagaan kita pag sisilbihan kita. Ako na lang, Will, please. Piliin mo ako. Halos umikot na ang mga mata ako sa drama niya. She's crying but I don't feel anything towards her. Ni kaunting awa wala akong naramdaman para sa kanya. Please, Will. I'm sorry, Tamara, but I can't do that. Hindi kita pipiliin kasi alam mo sa simula pa lang na si Rania lang. I'm marrying her, I will. Piliin mo siya saka sa buhay na ito. O kawawa, mahina kong sabi pero alam kong narinig niya, susugod ito sa akin pero palaban akong tumingin sa kanya. Sorry, akin siya. Tumalim ang tingin ni Tamara sa akin. Pero hindi ako nagpatinag sa kanya. Sa halip, pinakita ko pa sa kanya ang singsing na binigay ni William sa akin. Will, ugh, too much for this drama, putol ko sa kanya bago humarap sa mga tao. Salamat sa lahat sa pagpunta. Muli, ako pasensya na po sa hindi inaasahang pagdating. Kaya mo, ipagpatuloy ang pagdiriwang. Lahat sa akin bilang aking paraan ng pagsasabi ng salamat sa inyong lahat sa pagtanggap sa akin ngayong gabi. Nagpalakpakan ang mga bisita. Umiti ako sa kanila bago ako bumaling kay Tamara, pero bago pa ako makapagsalita nagulat ako nang bigla siyang nagangat ng baril saka tinutok ito sa akin. I was stilled for a moment pero mabilis din akong nakabawi. I stood straight and looked her in the eyes not minding if she will shoot me. Mabilis na iniharang ni William ang katawan niya sa akin. Put your gun, Tamara, William said back. Napailing si Tamara sa kanyang hide. Nagkagulo na ang mga tao, nagtatakbuhan na ang mga ito palabas. Dinig ko na din ang kasahan ng mga baril. Ang mama ni Tamara ay umiiyak na. Nagmamakaawa sa kanyang ibaba, ang baril pero wala na ito sa sarili. She's already nilamon ng kanyang galit. You took everything from me, nanginginig ang labi, niya punong-puno ang luha ang mga mata. I hate you before for taking Will. Atensyon mula sa akin pero mas kinaiinisan kita ngayon. Hindi lang para sa pagkuha ng resort kundi para sa pagkuha lumayo ulit si William sa akin. I'm never yours, Miss Ignacio. Dumagundong ang boses ni William. I was never and will never be yours. Tamara,
Stop acting like a bratty child. Grow up. Lumayo ka na, William, babala niya. No, shoot me kung yan ang magpapasaya sa'yo. I'm serious, William. Move away, ulit niya pero hindi gumalaw si William. Kung ayaw mo sa akin, hindi ako makakapayag na mapunta ka sa babaeng yan. I am more deserving than her, so move away. There is finality in her voice which made me panic. Nang hindi pa rin gumalaw si William doon ako nagpanic, my heart started beating abnormally, I was in the verge of crying. Tinabig ko si William para harapin si Tamara pero bago pa man ako makapunta sa harapan, isang malakas na putok ng baril ang aking narinig sa kamariin akong napapikit. Nanasundan pa ng isa. Mabilis akong napahawak sa tiyan ko. Pinakiramdaman ko ang aking sarili, wala akong maramdaman kahit ano. I felt numb. Mahigpit na nakayakap ni William sa akin. Pagmulat ko sa mga mata ko isa iyang nag-uunahan ang mga luha ko nang makita ko, ang malamlam na mga mata ni William na nakatingin sa akin. Daddy, natatakot ako, halos pabulong kong sabi. Mahigpit akong yamakap sa kanya na tila ba sa kanya nakasalalay ang buhay ko. Lumagpas ang tingin ko sa kinarunan ni Tamara, wala na ito. Doon pero pagtingin ko sa sahig na kabulagta ang duguan katawan niya. Nataranta ako, nang makita ko siyang naliligo sa sarili niyang dugo. Si Tamara, you're safe, langga. I'm here to prove, but before he could finish his words he coughed. When I looked him I saw the blood in his mouth. I felt numb looking him, he smiled me. Hinawakan ko ang mukha niya pero nagulat ako sa dugong nasa kamay mga kamay ko. Blood, I whispered, palipat-lipat ang tingin ko sa kanya at sa duguan kong kamay. I'm okay, langga, bulong niya, mas dumami dot ang dugo na lumabas sa bibig niya. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Hindi, umulong ako, I love you. Lagi mong tatandaan na mahal kita ikaw sa buhay na ito sa susunod kong buhay, laging. You langga, pero bago pa man ako muling makapagsalita, mabilis nang lumapit ang mga kaibigan niya sa amin. Tahan na brute, yun ang huli kong narinig bago magdilim ang lahat. Daddy langga, please hold on, umiiyak kong sabi. His eyes are half open pero ako halos hindi ko na siya makita sa dami ng luha ko. I was panicking. I don't know what to do. My legs are shaking, my body feel weak. Hawak ko ang mga kamay niya, dama ko ang mahinang pagpisil niya dito. Don't cry, I'm okay, paputol-putol niyang sabi sa mahinang boses, are you okay, lang? Are you not hurt? Sunod-sunod akong tumango sa kanya. Ayos lang ako, basta maging maayos ka. Please. Daddy, tahan na. Kahit na nahihirapan pinipilit niya pa rin ang sarili na kausapin ako. Ako pa rin ang iniitindi niya. Ako na lang palagi ang inuuna niya. Kung sana hindi niya hinarang ang sarili kanina hindi ito mangyayari ngayon. Huwag kang umiyak lang. I'm okay daddy. I'm okay. Don't talk. Don't talk. Pigil ko sa kanya. Mabilis kong hinawi ang mga luha sa aking pisngi saka dinala ang kamay niya sa aking puson. Maingat kong pinatong ang kamay niya doon. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa gilid ng mga mata niya. Please lumaban ka daddy, lumaban ka para sa amin ni baby langga mo, muli na namang nabasag ang boses ko. Will liit, muling may tumulong luha sa gilid ng mga mata niya. Yes, langga, para sa baby natin. Hahabol ka pa kay Kuya Hendrik diba? Dadamihan pa natin. Ang anak natin para malagpasan mo sila diba? Please daddy, ipaglaban mo kami. Mariin siyang pumikit pero may gumuhit ng ngiti sa labi niya. Yes, langga, hahabol pa tayo. Muling may nangilid na luha sa mata niya. Marahan ko itong pinunasan. Magpapalit ka pa ng diaper ng baby natin, sasamahan mo pa akong manganak, tututlungan mo pa akong alagaan, ang William natin, so please langga, lumaban ka ha. I will, langga. Halos di ko na marinig ang boses niya. Awang-awa ako sa kanya pero alam kong lalaban siya para sa amin. Unti-unting nahuhulog ang talukap ng mga mata niya kaya mas kinabahan na ako. Langga, please don't sleep on me, please tumingin ka sa akin, pagmamakaawa ko. Please malapit na tayo, tahan na brute. Brute, huwag mo kaming ipikit. Langga, tumingin ka sa akin, please look me.
Kahit sa pinakamahina niyang kalagayan ay iminulat niya ang kanyang mga mata. Tumingin sa akin tapos pinakita niya sa akin ang mahinang ngiti. Alagaan mo ang baby natin, sana makuha ko pagkakataon na makita siyang lumaki. Muli siyang umubo saka may lumabas na kaunting dugo. Not a moment later, he closed his eyes. Narinig ko ang malakas na mura ng mga kaibigan niya pero bigla akong natulala. Parang biglang nablangko ang utak. Naninikip ang dibdib ko saka nahihirapan akong huminga. Naramdaman kong huminto ang chopper. May mga nurse saka doktor na sumalubong para kunin si William. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari hindi ko alam kung paano kami nakalabas ng chopper saka nakapasok sa ospital. Hanggang dito na lang po kayo, Miss, pigil sa akin ng nurse dahil gusto kong pumasok sa operating room. Si Gaden ay nakahawak na sa akin para pigilan ako. Hindi ko na alam paano kontrolin ang sarili ko, sobra na akong nagpapanik. I was crying hard, begging her to allow me inside. William already lost consciousness when he was still inside the chopper, which made me panic more. No, I'm a doctor, let me help. Kahit nanginginig ang mga tuhod ko, nanghihina ang aking katawan, gusto kong tulungan si William. Let me come inside. I will help in the operation. He's my fiance, please. I'm sorry, doc, but we can allow you to help in that state, mahinahong sabi nung nurse. Hindi na ako nakasagot dahil sinarado na niya ang pintuan. Gusto kong magwala dahil gusto kong pumasok sa loob. Gusto kong tulungan si William. Please, Gaden, help me, I want to come inside. Tutulong ako, kaya ko. Desperada kong paikusap sa kanya. Alam kong kaya mo, pero sa ngayon, huminahon ka muna. Maliligtas si William, pang-aalo ni Gaden sa akin. Nakita ko si Nate saka kuya na parating. Kumalas ako kay Gaden saka mabilis na sinalubong saka si Nate. Please, Nate, tell the doctors to let me in. Let me help them. Pero hindi pa man nakasagot si Nate dumating. Ang mami niya si Dr. Devon na. Siyang yamakap saka nagpakalma sa akin. Hindi ko alam kung ilang oras na kaming naghihitay sa labas ng operating room, pero wala pa ding lumalabas ni isang doktor mula sa loob. Para na akong mababaliw. Hindi ko ba deserve maging masaya? Deserve ko bang mag-isa? Lahat na lang ba ng taong mahal ko mawawala sa akin? Ganito na lang ba lagi? Palagi na lang akong iniiwan. Una si tatay, sunod si nanay, ngayon pati ba naman si William kukunin din sa akin? Ano bang naging kasalanan ko saka pinagdadaanan ko ang lahat ng mga to? Anong sumpa ba ang meron ako? Wala na ba talaga akong karapatang maging masaya? Oh God, please, I'm begging you. Kung kukunin mo si William sa akin, isama mo na rin ako. Hindi ko kakayanin kung pati siya mawawala sa akin, kaya please isama mo ako. Naramdaman ko ang maingat na paglagay ni Ethan ng coat niya sa akin. Hindi ito nagsalita pero dama ko ang marahang paghaplos niya sa likod para pakalmiyan ako. Pagkatapos ng nangyari kanina, diretsyong dinala dito sa Manila si William ang chopper ni Simone. Mabuti na lang at nakasatin by ito malapit sa resort. Si Gaden, Ethan, ako ang magkasama sa chopper para I assist si William. Naiwan si Knight, Wilmore pati Derek sa isla para asikasuhin ang nangyari doon, si Knox na ang maghahatid sa kanila dito mamaya. Si Kuya Hendrick pati Nate dito na lang naghintay sa Castillo Medical Clinic. Narinig kong kinausap ni Kuya Hendrick kanina si Judge Gonzales para sa kasong isasampa sa mga Ignacio. Si Major Nate naman narinig kong kinausap ang mga tauhan niyang naiwan sa isla kanina. Sobrang laki ng pasalamat ko na andito sila ngayon, hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. I'm used to this type of situation pero ngayong kay William, mismo nangyari, parang nablangko ang utak ko. I want to help him pero ayaw nila akong papasukin. Kanina pa ako nagmamakaawa na papasukin nila ako pero si Doc Divine na mismo ang kumausap sa akin na ipaubaya na sa kanila. I'm a doctor but I feel so useless dahil hindi ko man lang matulungan ang taong mahal ko. I should be inside, I should be the one helping them para matanggal ang bala sa katawan niya. Bakit walang suot na bulletproof si Gago? Diba sabi ko sa inyo pasuotan niyo siya? Si Gaden, kanina pa ito palakad-lakad saka hindi mapakali. Binigay namin ang bulletproof vest niya kanina pero hindi ko alam na hindi niya sinuot.
Ang sabi niya sa amin, magpapalam lang daw siya kay Doc sa itaas sa kanya na susuotin ang vest niya pagbaba, sagot ni Ethan. You should have checked. Ilang beses kong sinabi sa inyong lahat kanina na huwag kalimutang suotin ang bulletproof vest niyo for your safety, malakas niyang mura. Wala man lang nakaisip na tanungin siya kung may suot ba siya. Alam niyo namang lutang yun sa kalapitin sa disgrasya. Ilang beses nang ginulo ni Gaden ang buhok niya. Sabay pa silang bumuntong hininga ni Ethan. We didn't check kasi ilang beses naming inulit sa kanya na suotin niya. Ang sabi niya, oo susuotan, Nicole Aita na ngayon kay Guerrero dahil bago siya umakyat kay Doc ni remind pa namin siya. Nauna na kasi kaming lumabas sa sasakyan dahil magsisimula na ang party. Tsaka, ikaw din ang nagsabi na dapat andan na kami bago magsimula para ma-check namin ang paligid. Bakit ngayon kami parang kami ang sinisisi mo? Dahil kayo ang magkasama, sa inyo ko siya iniwan. Stop arguing you two. It's not helping, striktong saway ni Kuya Hendrick sa kanila. Nagsukatan pa ng tingin silang dalawa pero, mabuti na lang sama tumahimik din ang mga ito. Dati pa man napansin ko na, nakapag si Kuya Hendrick yung sumasaway sa kanila, hindi nagsalita o sumasalungat. Malaki talaga ang respeto nila kay Kuya bilang pinakamatanda sa grupo nila. Tahimik lang din ako sa gilid. I know no one's fault. Kung meron mang may kasalanan dito yun ay si Tamara. Nasaan si Falcon, Montenegro? Diba sabi ko naman sayo? Para hayaan siyang bantayan si Mara. Seryosong nakita si Nate. Diretso lang ang tingin kay Gaden. Hindi agad sumagot ang huli. Nahuli ko pa siyang tumingin sa akin bago nagpakawala ng isang malakas na buntong hininga. His is fine, nagamot na. Napasinghap ako, nabaril din si Falcon. Pero bakit hindi siya kasama sa chopper kanina? Kaya ba hindi ko siya nakita kanina nung paakay na kami sa chopper? He was shot, pero daplis lang sa balikat. Doon muna sila sa isla kasama ang ibang mga tauhan para magbantay kina Nana pati Tatang. Is he okay? I asked, guilt is starting to consume me. Ang daming nadamay dahil lang sa kagustuhan kong mabawi ang resort na yon, halos pabulong ko nang sabi nagsimula na namang manlabo ang paningin ko dahil sa luha. Tatay, nanay, I'm sorry. Hindi ito ang gusto. Kung mangyari, ayokong may masaktan. Ipinaglalaban ko lang ang karapatan natin. I'm sorry, nakayuko kong sabi, parang bigla akong nakadama ng hiya sa kanila. I hope he is really okay. He is okay? Doc Mai, don't worry. May humabol nung papunta na tayo sa chopper. Nagkabarilan ang tauhan nila sa mga tauhan namin. Ang dami nang nadamay dahil sa akin, bulong ko. Huwag kang mag-sorry, hindi mo kasalanan, si Kuya Hendrick. Babayaran nila to, sisiguraduhin ko yan.